Magandang buhay mga ka-explorer! Ito na naman tayo at maglakbay! Tara, let's go mag-explore! Puntahan natin mga ka-explorer yung mga malalaking cactus dito sa Taif. Dito kami sa farm ng mga cactus. Ito yung tinatawag nilang Barsiomi fruit. Barsiomi fruit pala yung bunga nito mga ka-explorer. Nakakain pala yun. Kaya first time kong kumain ng Barsiomi fruit. At syempre kailangan mag-explore muna ako sa farm para makita ko yung mga cactus, ang lalaki nila mga ka-explorer. At ito yung tumutubo sa disyerto, hindi na kailangan na anuhan mo pa ng tubig. Siyempre, pag umuulan, ayun, talagang buhay na buhay sila. Pero nabubuhay sila kahit na sobrang mainit. Ito yung pinakamaganda na prutas. Kasi hindi mo na sila kailangan na alagaan. At kusa silang tumutubo kahit mabato mga ka-explorer, talagang tumutubo sila. At madami pang bunga. Ganito ang mga bunga niya, oh. Sa gilid ng malaking cactus, nandoon yung mga bunga niya. At kapag ikaw ay nagbalat nito, kailangan makagwantis ka kasi maraming mga tunog. Ganito kalawak yung farm. At marami pang mga tanim doon. Doon pa sa kabila mga ka-explorer. Dito lang tayo mag-explore. Ang ganda kaya tingnan kapag marami ng mga bunga. Magkulay orange na siya kapag hinog na. Kaya ganyan lang siya. Mabuti na lang walang mga bata na maglalaro sa labas kasi itong mga prutas na to talagang matunog. Kaya hindi nga ako makahawak nito eh. Kaya ganyan lang ako mag-video mga ka-explorer. O ganyan yung bunga niya. Ito hinog na yan. Itong kulay green hindi pa. Basta pag kulay orange, sinog na siya mga ka-explorer. Akala ko itong cactus sa atin dinidecorate lang. Nakadecorate sa mga bahay. Ito pala ay prutas.
Masarap ang prutas nito. Matamis. Yun nga lang, mabuto. At malaking mga seeds sa ilalim. Hindi maliliit, hindi gaya ng mga kiwi, dragon fruit. Ito, Barsiomi fruit, malalaki yung seeds. Hindi naman ganong malaki, pero basta malaki yung seeds niya. Ito yung mga ka-explorer, yung Barsiomi! Wala tayong ganito na natanim, kaya pumupunta lang kami sa farm at bumibili. Yun nga lang, gusto ko sanang bumili na ako ang magtanggal ng mga tinik. Yun nga, nakakatakot kasi yung mga tinik na umano sa kamay ko. Kaya ito, bumibili kami ng ganito. Pack by pack, ito siya mga ka-explorer. Kaya ito yung sinabi kong Barsiomi, yung malapad ang niya. Siyempre dito lang ako nakakain ng ganito. Kaya ito yun siya. Ito yung fruits niya. Kaya nagbibenta sila ng ganito, binabalatan na nila para hindi ka na mahirapan magbalat. Kasi nga matinik, maraming mga tinik-tinik sa ilalim. Kaya ganito siya. Pag hinug na ganito nila, ito hina-harvest. Kaya ayan. Kapag hinihiwa ko rin to siya. Ganito. Di siya kagaya sa ibang fruits na maliliit lang yung mga buto. Dahil matinik na nga ito, pero sa ilalim, mabuto na naman. Kaya ito yung prutas na tumutubo sa disyerto. Kasi hindi mo to siya kailangan na diligan. Hindi mo kailangan lagyan ng tubig. Tumutubo lang to siya. Kaya ganito siya mga ka-explorer. Oh. Kaya mabuto, masarap, matamis. Sobrang tamis niya. Maraming mga farm na nagtatanim nito kasi hindi mo kailangan ng tubig. But of course, matagal din siya mamunga. Taon din siya bago mamunga. Yeah, then it was at all.